Ayan, yan na yun, guys. So, harap muna, syempre. So, yan, kita nyo ang kalat. And eto na siya, guys. Huh? Char, hindi pa rin yan siya. Welcome back to Husky Pack TV! Meron akong kasama ditong mahilig sa tubig. Medyo masama yung tingin niya sa atin, ano? Bakit doon natin siya sinama sa intro? Pero yun, guys, katulad na nabasa niyo sa title, Real na Real. So today ay i-reveal na namin ang mansyon ng Husky Pack TV! Ayan, so hindi namin kasi sinabi sa inyo, guys, na nag-start na kami magpagawa ng bahay or mansyon nila. Gusto kong tawagin siyang mansyon. Gusto namin is parang, alam nyo, i-surprise kayo na tara, eto na, ginagawa na. Napakalaking bagay nito para sa amin, guys, and for sure sa inyo din. Kasi naging part na talaga kayo ng ating pack members. Naging part na kayo ng family namin. So, unang-una, gusto kong mag-thank you sa lahat ng support ang binibigay nyo sa amin at lalo-lalo na sa pack members natin. Grabe po yung support na natanggap namin simula nung nag-YouTube kami. Hindi kami, kahit ako ha, sobrang tagal ko na sa YouTube, hindi ako makapaniwala sa bugso ng support, tama ba yung ginamit kong term, na binigay nyo sa amin. So, pasensya na hindi kami nagsabi sa inyo nung nag-start na kami dito. Huwag kayong mag-alala kasi yung process na to ay finilm namin. So, nag-film kami every week. Hopefully, makita ko pa yung mga clips. Insert yun dito yung mga clips ng progress ng mansyon ng ating pack members. And after that, saka ko i-reveal sa inyo ang ating mansyon. Enjoy watching this, guys! Ito na po siya. Tara, let's go. Ayan, ang ating baka na ginamit niya, puro 16mm. Para siguradong matibay para sa mga alaga natin. At saka, pinalagyan din natin ng beam sa ilalim. Hindi ko pa alam yan, basta yan daw. Yes. Ito pa lang, guys, yung pinakahaligi pa. Since first week pa lang natin, ayan. Poste yan. Ah, poste. Hindi, ayun, ganun. Oh, poste. Poste daw yan, poste, mga mare. Ito yung magiging pinakabahay nila, guys. Ah, ba't meron sa gitna? Lalagyan niya ng beam para matibay dahil may taas yan. Tapos, ito natitira, guys. Kung nakikita niya, may tira pa siya. Yan yung pinakatakbuhan nila. Part na to, ito yung aircon natin. Hindi ko alam kung pang ilang week na, guys. Pero, ayan. And... Oy, wait for me! Mauntog tayo dito! Frank, oh, nauntog kayo. May hagdan na tayo kasi second floor yan, guys. So, ito first floor. Ooh, ayan. Ah, bali di ito, butas to. Maganda sana kung may balcony to mo. Ay, pag may balcony, kita-kita mo ang sunset at sunrise. Yan na yung bubong ng kubo natin, guys, oh. Powerful ang pahagdan. Sabi ni Mama, ipapaglas daw niya yung pinakahawakan. Titingnan kung may ipaglas, mahal yun. Bakit ganun dito? Abo! Yan, guys, ang dami mga kahoy. Nauntog na naman kayo. Puro sila nakatungtong, tututungtong na rin tayo. Yan na po, napakaganda naman ha. Talagang malapit nang matapos sara. Mga ilang buwan na lang nakaw, may makikita ninyo. Hi guys, so today is nagbubuhos dito sa ginagawa. So, kung di nyo alam yung nagbubuhos, slab siya, guys, parang sahig ng second floor. Nakita ko na lang sa inyo, ha? Ayan, guys, nag-rent ng mixer. Ayan yung mixer. Ayan. Kasi hindi mo pwedeng manual yan. And guys, so pag nagbubuhos kasing ganon, kailangan dire-diretso siya, hindi siya pwedeng itigil. So, tayo yung magpo-provide ng pagkain para sa kanila. So, ngayon magluluto-luto tayo para ipakain sa kanila. And dati kasi sabi ni Mama, anim lang yung nagtatrabaho, ngayon is 17 na. Kailangan lang para sa buko, so... And guys, hapon na, let's see kung ano na ang nangyayari dito. The powerful staircase. Ay, ganyan pala. Magkarsada, tropa! Tropa!
ulan. So, medyo matagal siya nagawa kasi tag-ulan, diba? Pero yan, eto na talaga, promise. Ang mansyon ng ating pack members. Hi guys, ayan, so sobrang init. At kasama ko si mama, pero ayaw niyang magpakita. Siguro guys, 2 months na to. Tapos sa 2 months na yun, grabe pa, diba? Parang ilang linggo nag-uulan-ulan. Sa ngayon, after 2 months, eto na siya guys. Ayan, yan na yun guys. Choho. So, eto lang sa harap. At harap muna syempre. So, yan, kita niyo ang kalat. Pakakal, pero yun yung mga gamit. And eto na siya guys. Chor, hindi pa rin yan yun. Ito yung barracks guys, andyan lang yung mga gamit. Pasok tayo, mag-tour din tayo dito. Tara! Napakagulo. So, andyan yung parang ibang mga gamit na tinanggal. And of course, yung mga gamit. Pako, semento, pala and all, panggayat ng baka, lahat. May mga wires dyan. And dito na tayo. Oop! Oop! Excited! Takip muna dito sa part na to. So, bago namin pakita sa inyo, ito muna tayo sa deposito. Kasi this is one thing na sobrang mahalaga dito sa bahay nila. Kasi may CRC lang kanya-kanya. So, ayan ang... Tatlong room yan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tatlo yan. And sobrang lalim. As in, pag nahulog yung camera dyan. 5 meters? Okay, 5 meters daw. Bakit sobrang lalim? Is because marami sila. Sobrang dami nila guys. And may kanya-kanya silang CR kada isa. Since potty trained naman silang lahat. So, dyan pupunta lahat na mga pupo nila. Opo. So, dito muna tayo guys. Tatakpa ko muna. Kung makikita nyo yung tambak ng basura. Pasensya na mamaya pa ang tapunan. Pero magtatapon na mamaya. So, ayan yung bahay namin ngayon. And dito lang sa tabi. Tara, 3, 2, 1. Char! 3, 2, 1! Ayan na! Wait, ang likod ko mag-video. So, ayan. Kung makikita nyo. Kung maalala nyo. Diretso siyang gate. Hanggang dun sa dulo, pero tinanggal yung mga gate na ganito, yung pinaka-design. Kasi magiging parang isang buong gate, palibot na nitong bahay namin, tsaka bahay nila. So, lahat nito, ayan yung mga tinanggal, lilipat yan lahat dito sa harap. So, kung magtataka kayo, simula dito yung lupa, dun pa nag-umpisa yung bahay. Syempre, kasi meron silang takbuhan. So, ito yung parang playground nila, syempre. Tsaka parang mas gusto kasi nila, kahit may CR sila, mas gusto nilang magpupo talaga dito sa ganito. Pero papasemento natin yan. Pasok na tayo, okay? So, ito yung entrance. Malaki yung entrance natin. Tapos, meron tayong 1, 2, 3. Tatlong bintana. And sliding door yan. And yung bintana natin, guys, is glass rin, of course. Kasi, naka-aircon tayo, diba? Pak na pak, mga naka-aircon. So, pagpasok natin, guys, ang una makikita. Tara! Isang room. Video room or office, ganon. Dito nakalagay yung kanilang mga papers and all. And ang plano ni mama, maglalagay dito ng maliit na hugasan ng kamay. As in, yung hugasan lang ng kamay. Yan, tapos nandyan yung pinaka-main switch. And merong bintana. Nakita nyo naman yung kubo, ba diba? Pero glass din yan. Glass yan. Itong buong to. Kung makikita nyo, ang laki ng bintana, ba diba? So, ang laki ng bintana, ito bintana. Tapos dito, pinto. Tapos another bintana. Para, pag kahit andito ka sa office, makikita mo sila. Ayan. So, lipat naman tayo dito na. Ito na yung pinaka. So, yan na guys. Yay! Yan yung mga room nila. Yan yung mga kwarto nila. Hindi namin yan tatawaging cages. Hindi po. Mga kwarto po nila yan. Opo. And guys, so papasok ako sa isa. Isang, ano po to? Sobrang laking space guys. Talagang inano namin na sobrang laking space para comfortable sila. So, ayan. And yung haba niya, parang isang kalahating dip ako. Kasi, kung mapapansin nyo, medyo nakaangat siya mula sa ground. Kasi yung plano namin is dito, ayan, hanggang siguro dito, ipapatiles ulit. Ipapatiles natin to, which is nakaangat. Hindi dito, ha. Tiles na to, tapos meron pa dito, tiles din. Yun yung magiging higaan nila. Kasi gusto nila tiles. So, hindi siya katulad nung sa iba na yung parang grills. Hindi siya grills. Kasi mahirapan sila sa grills. Hindi sila magiging sobrang komportable. So, tiles. Tapos dito, the rest. So, the rest, guys, yung dulong to ay magiging CR nila. Which grills is, na yan. Stainless. Ito naman yung part na stainless. Kasi dapat ganun yung CR, di ba? So, ito naman, bira lang nila magagamit. I think for wiwi lang. Kasi lumalabas sila umaga, tanghali, hapon, for potty. So, pang-wiwi lang nila to. And bakit nakaangat? So, pag this year sila, lahat po ay babagsak sa baba. And meron silang, kita nyo to? Drainage. Drainage nila yan.
Tigiisa sila, mga mare. Yung CR nila natatanggal din para madali siyang malinis. Okay guys, so palalagyan din daw to ng tigiisang ilaw and yes, kanya-kanyang bintana. Kung makikita nyo, so bakit may bintana? Alam nyo naman ang pack members natin, sampai sanay sila na sama-sama. So magkakakitaan pa sila dyan, di ba? Para, ayan, yan, kinakita kami ng bintana yan. Kita hanggang dulo. Hanggang dulo na yan. Para magkakita-kitaan din naman sila. Para alam nyo ba, hindi sila lonely. At saka lahat ng simento, itatayo siya. Lahat. Buong lahat. Palibot na to, guys. Ang so, hindi guys, lang talaga ito. See. So overall, guys, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10 na rooms para sa kanila. So, 10 yan dito lang sa second floor. First floor. Ay, dito lang sa first floor. Meron pa tayong second floor, guys. So, kung mapapansin nyo, itong apat na to, 1, 2, 3, 4, mas malaki sila compared to the other side. So, hindi namin ito pinasadyang mas malaki. Actually, sinunod lang namin yung poste na nandun sa bakod sa bahay natin. Kaya, naging mas malaki to. Mas malawak siya. Kung mapapansin nyo, sabi ko doon, kanina sa kabilang side, ang haba nung kabila ay isa't kalahating dipa. Pero dito, 1, 2, dalawang dipa. So, mas mahaba talaga siya. Ang mapupunta sigurado dito ay yung mga malalaki. Alpha, of course, Malia, Hercules, Snowy, Snowball siguro. So, yung mga mas malalaki, diba? Para more space. And yung mga hindi madaling madistract. Kasi, dito po ay may bintana. Ayan. Katulad na sabi ko kanina, dalawang bintana. 1, 2. So, ito naman guys, pathway na to. Ayan, pathway yan sa taas. And, dito naman guys, supposedly, ito ay room din. Medyo ano siya, alanganin para sa isa pang room. Tsaka parang ang lungkot ng vibe. Kasi, kung halimbawa meron tayong ano dito, baby dito, tapos sa ilalim ng hagdan, parang ang lungkot ng vibe. Kasi makikita mo lang ilalim ng hagdan, diba? So, ito na lang ay pinagawa namin na pwedeng lagayan ng mga gamit. O, pwedeng lababo. Yes. Magpapalagay ng lababo talaga. Or yung hose. And guys, kung makikita nyo dito, sa ilalim ng hagdan, hindi siya iiwang ganyan. So, magkakaroon dito ng mga maliliit na parang drawer na patayo. Kasi nakita namin yung design na yun sa internet. So, pag bukas mo dyan, andyan yung mga gamit nila. Pwede mga leash, mga toys, kung ano anong gamit nila. So, para yung mga gamit nila is nakatago talaga. Tsaka hindi nakakalat. So, yung mga ano naman nila, gamot-gamot. Vitamins. Vitamins and all. Oo. Sa office na siya. So, dito na tayo sa second floor. So, yan. Ito yung hagdan. And yung pack members naman natin ay magaling mag-akyat ng hagdan. Maliban kay? Yung iba. Hercules. Si Hercules talaga. Si Hercules ay matakot sa matataas. Oo. Meron siyang fear of height. Salata naman. At kung mapapanood yung vlog namin na pinakit-akit namin sila ng hagdan, si Hercules talaga ayaw niyang bumaba. Anong sabi ni Hercules pababa ng hagdan? So, di siya bumaba. So, si Hercules talaga sa baba siya. So, dito na tayo. Kung makikita nyo. Yes. Inuumpisahan na ito today. Oo. Ngayon pa ito uumpisahan. Yes. At dahil nag-ulanin, yung ating mga bakal ay nagkaroon ng kalawang. Lilinisin muna nila yan bago gawin. Hindi pwedeng gawin na nila yes, yan ang may kalawang. At saka yung ginamit natin talaga dito, yung malalaking bakal, 16mm yan. Para safe na safe. Kasi ang laki din nila, ang lakas, ang bigat. So talagang malalaking bakal yung ginamit. So dito naman nakikita nyo, same formation katulad yes, ng sa baba, parang U-shape. Ayan, payo siya. And kung makikita nyo diba dun sa baba, pakita mo, ayan yung office natin. And adjacent dito sa taas, dito ay magiging office rin natin, puntahan natin. So mangyayari ito pagkakit mo ng hagdan, may room. Same lang sa baba, katapatan, apat na rooms. Katapatan yun kasi guys. Kung dito ay anim na rooms. Oo. Kung makikita nyo, katapat lang din yung kanilang drainage para sa kanilang CR. Ayan, so may abang na yan. Lahat yan may drainage, bawat so, rooms nila. Dito tayo, payu-shape. So, pag pumunta ka sa kabila, kailangan mo talagang dumaan muna dito. And yung pathway, siguro ito lang. Ito yung pathway. Huwag kayong mag-alala. Meron ditong stainless yan at saka glass. Meron ditong hawakan. Hindi ka mahuhulog. So, dito, going to be another room. Pero hindi na to office. Ito ay magiging puppy room natin. Diba? Kasi kailangan
pag may puppies, isolated sila from other dogs. So dito tayo ang ating mga puppies. Yes, at saka yan yung takbuhan nila. Malawak din naman yan. Lawak, hindi tatanggalin natin yung... Sobrang lawak. Tatanggalin natin yung mga kaguluhan na yan sa mundo. Yes. Tsaka papaano yan eh. At saka balak magpalagay dito ng CR. Ito sa dulo nitong CR. Tapos magpapagawa din tayo siguro ng bedroom. Oo nga. Kailangan nandiyan sa labas, hindi yung sa loob ng... Para mas okay na may vet room sa labas kesa sa loob doon sa office. Kasi like say for example, pupunta si vet, si doktora dito. Parang maano pa mag parang maano pa sila pag pumasok sa loob, diba? Magkakagulo yung mga alaga natin. At least maganda sa labas na lang. Maganda pag mag-vet, magtutulog, isolated. So siguro sa labas. Papabuhusan pa yes, itong taas. Diretso na yan. Hanggang doon sa may kalye doon. Kaya ano, kaya kung makikita nyo, medyo mababa yung ceiling ng first floor. It's kasi sa kanila nga lang, sa mga dogs lang, hindi siya pang tao, kaya mababa lang yung ceiling. Pero kasya din naman tayo. Oo, kasya din naman kami. Maliliit, lalo na ako, kasyang-kasya ako. Pero yung kapatid ko, guys, sobrang tangkad. Medyo sabit siya doon sa mga biga, gaganan siya. Pero okay lang, diba? Para sa dogs naman, hindi naman para sa atin. Plano is papagawa muna yung ito, second floor, bago tayo magpa-tiles. So maganda kasi nabuo muna lahat bago mag-umpisa mag-tiles. So hopefully matapos to before Christmas. Hoping kami na matapos to before Christmas. Sa tingin mo matatapos to? Tingin ko naman. Kayang tapusin bago magpasko. Oh, kasi ang sarap kasi ng feeling. Dito sila magpapasko. Oo, 'di ba? Ang sarap ng feeling na pagising nila may kanya-kanya silang regalo na nakasabit sa labas ng room nila. Parang yung mga bata pa kami. Alam niyo ba guys, mga bata kami, meron kami talagang medyas. Tapos doon kami naghuhulog ng mga wishlist namin sa Christmas. Tapos pagising namin, meron ng regalo. So, sinong may bigay? Sabi ni mama, si Santa Claus. Pero, sino mama talaga yun? So, yun yung plano namin kasi sana matapos before Christmas para at saka ayun, dito na magpasko. Kung pinakalan nyo kami guys sa Facebook, nagpo-post na po kami sa Facebook ng mga vlogs namin. So, paunti-unti pinopost namin, although medyo late tayo ngayon, ng konting weeks lang. Pero malapit na tayo magpanagpo ng vlog sa Facebook at sa YouTube. So, simula na nag-post kami sa YouTube, simula na nag-post kami sa Facebook, mas marami kami natanggap na mga hate comments. Mostly ay sinasabi, yung mga yan naman ay pinagkakakitaan lang yung mga aso. Ganyan. So, hindi na lang namin pinapansin kasi sa amin, we know naman sa sarili namin na hindi namin sila pinagkakakitaan. Since 2016, meron na kami yan. And sa sobrang dami ba naman ng breeder sa buong mundo, and sa sobrang dami ng dog content YouTubers dito sa YouTube, masasabi mo ba sa amin lahat na pinagkakakitaan namin yung mga aso namin? Diba? So, let's say for example, may aso ka. Gusto mo na ang pambili ng dog food nila. So, syempre, pwede vitamins, mong mag-vitamins. Hindi kasi nila alam yung mga gastusin. Oo, mag-push kang mag-YouTube. Hindi ka namin pipigilan, hindi ka namin tatanungin kung saan ka, saan ang pupunta yung sahod mo. Hindi nyo lang alam, behind all those vlogs, napakalaki rin po ng gastos. Lalo na sa husky, sa mga huskies. Huskies alone ha, hindi ko alam sa ibang mga breeds. Naka-immunol sila at saka naka-vitamins. Oo, for sure. As in talaga, sobrang dami. Naming some vitamins. Magkano yung mga vitamins? And ilan sila? Sobrang laki, sobrang dami din ng vitamins. Yung pagkain nila, di namin sila tinitipid sa pagkain. Meron silang pahalong chicken minsan. Yung maintenance nila talaga sobrang mahal. Hindi naman sa nagre-reklamo kami, pero kasi ginamit namin yung YouTube para mas maalagaan sila ng maayos. So sa mga nagsasabi na pineperahan lang, lahat po na kinikita nila na punta sa kanila at dito. Ayan. Saka, just because sobrang bilis ng pag-angat, hindi naman sa nagmamayabang, ba? Diba? Pero alam nyo naman na kahit ako, nagulat ako sa pag-angat ng Husky Park TV. Kasi ako, ang tagal ko na sa YouTube, hindi ganito kabilis yung pag-angat ko. Sobrang bilis ng Husky Pack TV. So, parang normal lang naman yan na pag may umaangat, may manghihila pa baba. May magbabagsak. Talaga, Filipinos, as a Filipino, manghihila yung mga yan. Alam, ganyan yung mga Pilipino, di ba? So, yung mga nagsasabing pinaperahan lang, mag-YouTube na lang din kayo. Yun. Para yun mag-gets nyo. Yung best na mang-hate kayo, maging masaya na lang kayo sa achievements ng iba. Walang bayad ang pagiging mabait, libre maging mabait. Good karma pa yung babalik sa'yo. Kaya nasabihin na naman, hindi tayo good example. Just because nag-share kami ng thoughts namin, doesn't mean na hindi na kami good example. Okay? Minsan kasi kailangan mong sampalin ng katotohanan yung mga tao. Yan nga, ito na yung malaking sampal sa inyo, yung kinita nila. Ayan na po yung pinagpanguran nila. So yun lang guys, update na lang din namin kayo once in a while dito sa
progress nitong kanilang mansion. Tatawagin natin tong mansion ng Husky Pack TV.